Imbis na kasiyahan ay nabalot ng kontrobersya ang Musikalayaan 2024 Independence Day Free Concert and Parade sa May Quirino Grandstand ng Maynila dahil nagkagulo ang mga fans ng tinaguriang Nations Girl Group na Bini noong kasagsagan na ng kanilang free concert para sa mga manonood. Sa mga nag-viral na kuha ng ilang mga konsernadong blooms o kanilang mga tagahanga, may mga lalaki na umaakyat na ng scaffolding para lang sila makita at nagkaroon na rin ng insidente ng tulakan at may mga nahihimatay na rin. Hindi lamang ang mga malalakas na mga binata at dalaga ang nagkakaroon din ng ganyang balyahan. Mayroon pang mga dinala na mga 10 taong gulang pababa na nagnais lamang na masilayan ang kanilang mga iniidolo para sa free concert na yan. Sa kabila ng patuloy na paghimok ng security, ng mga coaches at ng mismong Bini members ay mas lalo pang lumala ang sitwasyon kung kayata pagdating ng parte na kinakanta na ng mahawalo ang wag muna tayong umuwi ay napagpasya na nilang ihinto ang performance at umuwi na muna para na rin sa kanilang seguridad. Pero hindi pa din natapos dyan dahil mayroon din tayong mga natanggap na reports na nagkatulakan at nasugatan din sa gitna ng gulo sina Bini members Maloy Ricalde at Joanna Robles. Unong abala ng National Historical Commission of the Philippines kasama ng Administrasyong Marcos ang Musikalayaan 2024 at ngayong Webes ng umaga ay magkahalong galit at pag-aalangan ang nararamdaman ngayon ng mga blooms dahil bunsod ng pangyayari ay ikinakatakot nila na mag-alangan na ang 8-piece girl group na mag-perform sa mga libre at open-air na concert grounds dahil ng potensyal na magsunod-sunod pa ang mga ganoong pangyayari. Matatandaan natin na noong Abril sa Dagupan City ay nagkaroon na rin ng kahalintulad na insidente dahilan upang matigil sa kalagitnaan ang mismong performance ng Bini. Mas lalo pa ngayon na mahihirapan ang mga blooms na ibangon ang kanilang reputasyon dahil ng mga sunod-sunod na insidente ng umano'y panggugulang sa voting awards at mga concert na nawalan ang ilan sa kanilang mga kabaro ng disiplina at common sense. Para sa Mabuhay Radio News, sa walang takot walang pinapaboran, ito ang San Bat sa Patrol No. 2, Stephen Saras Perez.